anak, iiwan ka muna namin. Pero kapag naging maayos ang lahat, babalik din kami. Kailangan namin gawin to para sa kaligtasan at katahimikan namin, anak. Mas naging magulo ang lahat simula nung nawala ka. Mahal na mahal ka namin, Aliana. Subukan ko ulit silang kausapin. Kailangan nating bantayan ng maigi si Virgie at si Teddy. Sa takbo ng pag-iisip nila ngayon, hindi natin alam kung ano ang maaari nilang gawin. Kami na lang ho magbabanday kay Mang Teddy, General. Nakasama rin ho namin na matagal si Mang Teddy. Baka kahit papano, may konting tiwala pa sila sa amin ni James. Tama po, General. Sisiguraduhin namin na walang masamang mangyayari sa kanila. Makakaasap ko kayong lahat. Salamat. Salamat sa inyong dalawa. Ang Teddy, Aling Virgie, inihihingi ko po ng paumanhin ang lahat ng nangyayari sa atin. Sana huwag niyo kaming ituring na kalaban. Ginagawa namin ang lahat ng ito dahil magkakapamilya tayo. Nandito kami hindi para ipahama kayo, kundi para proteksyonan kayo. Kaya pinapakiusap ko sana na payagan niyo muna ang pananatili namin dito. Pinapangako ko, ako mismo ang nagpapangako sa inyo. Kapag bumalik si Cardo, kapag nahanap namin siya, aalis din kami. Mahalaga lang na nandito kami habang hinahanap namin siya. Sige. Payag na kami manatili kayo dito. Pero hanggang makabalik lang si Cardo. Salamat, Mang Teddy. Aling Virgie. Kung anong desisyon ng asawa ko doon ako. Salamat. Sigurado matutuwa ang mga kasama ko kapag narinig nila ito. Maraming salamat sa inyo. Salamat, Mang Teddy. Sana yun ang huling pagkilos ni Mang Teddy laban sa atin. At sana wala silang gawin na mapapahamak tayo. Dahil lalo tayo mahihirapan. Naiintindihan ko naman kung anong pinanggagalingan nila. Pero sana naman, huwag na sila gumawa ng kahit na ano para mas maging komplikado pa ang sitwasyon. Roxanne, sasamahan ko kayo sa paghahanap kay Cardo. Huwag na po, Mang Ramon. Masyado pong delikado. Mabuti na lang nakatakas kami sa mga Black Ops. Hindi kami papayag na malagay kayo sa ganung sitwasyon. Sige, basta sabihan niyo lang ako, ha? Gagawin ko lahat makakaya ko makatulong lang. Maraming salamat po. Diana. Anong napag-usapan ninyo ni Teddy? Pumayag sila. Salamat naman at pumayag sila. At saka, General, hindi ko pa malalim na rin yung pinagsamaan yung tatlo dun sa Maynila. Yan ang inasahan ko nang nilapitan ko sila. Hindi rin naman madaling kalimutan ang mga pinagdaanan namin. Pero hindi pa rin tayo pwede makampante. Hindi natin alam kung ano tumatakbo sa isip nila. Sana magtagumpay ang plano natin.
Tingin mo ba naniniwala sila na sumang-ayon na tayo sa kagustuhan nila? Kilala ko mga yan. Kaya buhay pang mga agila na yan dahil hindi sila basta-basta nagtitiwala sa iba't tao. Ang gagawin natin? Kailangan natin tumakas ngayon habang hindi pa mahigpit ang pagbabantay nila. At ngayon yun, ha, tumakas na tayo. Teka, teka. Tatawagan ko si Lito. Ano? Hindi ako sinasagot. Virgie, hindi natin siya pwede antayin. Tumakas na tayo. Saan tayo nadaan? Sigubat. Sigurado may nakabatay dyan sa gate natin. Cordero, Salonga, puntahan niyo sila Teddy. Bantayan niyo ng mabuti. Sige, dyan na rin. Thank you.